Magandang araw sa inyong lahat. Handa ka na ba para sa panibagong aralin na iyong sasanayin sa bahaging ito? Kung gayon, ay sabay-sabay nating pag-aralan ito. Good morning, teacher! Yes, good morning, class! How are you? Fine, sir! Thank you! And how are you too? Oh, I'm also very fine, as fine as fine as you. Sa nakarang aralin ay ating tinalakay ang tungkol sa kabias ng Ajan na kung saan sakop nito ang Minuan at Mycenaean. Napag-aralan din natin ang tungkol sa klasikong kabiasnan ng Greece na tumutukoy sa panahon sa pagitan ng giyera ng Persya sa simula ng ikalimang siglo BCE at pagkamatay ni Alexander the Great noong 323 BCE. Sa panahong ito, umusbong ang politika at kultura, pagyabong ng sining at siyensya. Sa araw na ito ay ating pagtutunan ng pansin ang tungkol sa kasaysayan ng sibilisasyong Romano at ang kanyang impluensya bilang isa sa mga kilalang kabiasnan sa Europa. Nakasentro dito ang pag-aaral ng kasaysayan at ng mga impluensya sa pandaigdigang kultura, politika at iba pang kontribusyon na may kinalaman sa pagsulong at pag-unlad nito. Naglalaman din ito ng mga mahalagang pangyayari sa kabias ng klasikal ng Roma hanggang pagbagsak ng imperyong ito. Sa bahaging ito ay ating matutunan ang kasaysayan ng kabias ng Romano at ang mga naging kontribusyon nito sa pagsulong at pag-unlad ng daigdig. Ang mga layunin ng mga araling ito ay nakabatay sa Most Essential Learning Competency para sa baitang 8 na naipaliliwanag ang kontribusyon ng kabias ng Romano. Mula sa nabanggit na kasanayan ay ating pag-aaralan ang kaukulang paksa na kasaysayan at mga kontribusyon ng kabias ng Romano. Ang Roma ay isang sinaunang kabiasnan sa kontinenteng Europa na matatagpuan sa Italy, isang peninsula na napapaligiran ng dagat Ionian sa timog, dagat Tyrrhenian sa kaliwa at Adriatic naman sa kanan. Ang lungsod-estado nito ay nakatayo sa pitong burol malapit sa ilog Tiber. Ang maliit agrikultural na lungsod ay lumaki at naging isa sa pinakamalawak na imperyo ng sinaunang panahon sa dagat Mediterranean. Ang mga Latino ang unang naninirahan sa sinaunang distritong tinatawag na Latium noong 750 BCE. Sila ang nagbigay sa Rome ng mga simulain sa pamamagitan ng panitikan. May mga naninirahan naman sa hilaga at timog ng Roma na tinatawag na mga Etruscan galing sa Asia Minor na sumakop sa Roma. Sila ay may kapangyarihang pangmilitar na naging dahilan sa paglawak ng kapangyarihan. Ang lipo ng Roma ay nahahati sa dalawa, ang mga Patrician at mga Plebeian. Ang mga Patrician ay mga mayayamang may-ari ng lupa na maaring manungkulan sa pamahalaan at ang mga Plebeian naman ay mga karaniwang tao na binubuo ng mga magsasaka, mga ngalakal at mga banyaga na nagtatamasa lamang ng iilang karapatan. Ang mga sinaunang Romano na nakatira sa Kapatagan at Lambak ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagsasaka. Samantala, nangangalakal naman ang mga nasa tabing dagat at nagpapastol naman ang mga nasa burol. Ang mga Romano ay magsisimulang mag-aral pagsapit ng taong 6-7 sa anumang edad. Sa edad na 12 ay marunong na silang magsalita ng Latino at Griego. Ngunit hindi lahat ay may karapatang magkaroon ng edukasyon dahil iilang alipin lang ang napagbibigyan ng pagkakataong makapag-aral pansamantala. Sa mga siglo ng pag-iral, ang mga Romanong kabiasnan ay isang malakas na imperyo na pinamumunuan ng hari. Ito ay naging malawak na kaharian na may pamahalaang tinatawag na isang oligarkiyang republika. Nang daang-daang taon, kinontrol ng mga Romano ang kabuuan ng kanlurang Europa, pati na rin ang buong kasakupang pumapalibot
sa Dagat Mediteraneo at Dagat Taitim. Pumagsak ang kanurang Imperyo Romano noong 476 AD sa mga Barbaro hanggang ang silangang Imperyo Romano ay tumagal hanggang 1453 AD bago bumagsak ang kabisera nito sa mga Turkong Ottoman. Ayon sa alamat, ang lungsod ng Roma ay tinatag ng dalawang kambal na sila Romulus at Remus. Di umano'y pinatapon ang magkambal noong sila ay mga sanggol pa lamang at iniwan malapit sa ilog ng Tiber. Inalagaan sila ng mga lobo pero nung lumaki na sila, natagpuan sila ng isang pastol at inalagaan. Tinatag nila ang bayan ng Roma pero nag-away sila kung sino ang mamumuno dito pero sabi ng mga ilang historian, ang pangalan lang ng lungsod ang pinag-aawayan nila. Nanalo si Romulus at namatay naman si Remus at ipinangalan kay Romulus ang bayan ng Roma. Naging kaharian ng Roma pero ang huling naging hari ng Roma, si Tarquin ay pinabagsak. Itinatag ang Republika ng Roma noong 509 BCE at pinamunuan ng mga senador. Subalit, namuno si Julius Caesar sa lahat at sinakop niya ang karamihan ng mga lugar sa gitnang Europa. Pinatay siya noong 44 BCE ng ilang mga senador at pagkatapos ay may tatlong taong namuno na sina Lepidus, Octavius at si Mark Antony. Pero nag-away silang lahat para sa pamumuno ng Roma. Tinalo ni Octavius si Lepidus at tinalo rin niya sina Mark Antony at si Cleopatra sa digmaan sa Actium noong 31 BCE. At dahil sa natamong tagumpay sa labanan ay pinalitan niya ang kanyang pangalan na Augusto Caesar at siya ang naging unang emperador ng Imperyo ng Roma. At nang maging pinuno si Emperador Diocletian ay hinati niya ang Imperyo ng Roma noong 293 AD dahil masyado itong malaki at malawak. Hinati niya ito sa dalawang imperyo, ang silangang Imperyong Romano at ang kanlurang Imperyong Romano. Si Emperador Constantine ang namuno sa silangang Imperyong Romano. Noong 476 AD ay sinakop ng mga Vandal ang kanlurang Imperyong Romano. Subalit ang silangang Imperyong Romano o Imperyong Byzantine ay sinakop naman ng mga Turkong Ottoman sa pamumuno ni Mehmed II noong 1453 AD. Nang masakop ng mga Romano ang lungsod-estado ng Greece, ay libu-libong Greek ang tumungo sa Italy. Tinangay ng mga heneral ng Romano ang mga gawaing sining at aklat ng Greece. Kumalat ang kabihas ng Greece sa Roma dahil maraming Romano ang tumungo sa Athens para mag-aral. Naimpluwensyahan ang kabihas ng Greece ang kabihas ng nabuo sa Roma. Gayunpaman, may sariling katangiang taglay ang kabihas ng Romano. Pangunahin na rito ang kaalaman sa larangan ng panitikan, arkitektura, inhinyeria, batas at pananamit. Ang mga Roman ay kinikilala bilang pinakadakilang mambabatas ng sinaunang panahon. Pinakilala nila ang 12 tables na batas para sa lahat, maging anuman ang nasyonalidad. Nakasaad dito ang mga karapatan ng mga mamamayan at ang pamamaraan ayon sa batas. Naniwala ang mga Romano na ang batas ay dapat na hinango batay sa prinsipyo ng katwiran, kustisya, at dapat na mangalaga sa mga mamamayan at sa kanilang ari-arian. Ang sistema ng hustisya at pagbabatas na ito ang pinakamalaking naging kontribusyon ng mga Romano sa kanluraning sibilisasyon. Isa sa natatanging batas ay ang Law of Nations. Ito ay nagsasabing walang Briton, Kastila, Italiano o Griego, bagkus ang lahat ay Romano. Nakilala mga Romano sa pagpapahayag ng kanilang damdamin
maging katang-isip o hindi katang-isip. Sa pamamagitan ng nobela, maikling kwento, dula, alamat, tula at iba pa. Sa panahon ni Augustus, namulaklak ang Greco-Romanong literatura. Ang halimbawa ay sila Terence at Marcus Plutus, ito ay ang mga unang manunulat ng comedy. Si Cicero naman ay isang manunulat at orador na nagpapahalaga sa batas. Ayon sa kanya, ang batas ay hindi dapat maimpluwensyahan ng kapangyarihan o sirain ng pera kailanman. Ang gusali na pinakilala ng mga Roman ay ang Basilica, isang bulwaga na nagsisilbing korte at pinagpupulungan ng asemblya. Mayroon din silang pampublikong paliguan at pamilihan na nagsisilbing tagpuan para sa mga negosyo at pag-uusap. Ito ay nasa forum, sentro ng lungsod. May iba pang gusaling pinatayo na hanggang ngayon makikita pa rin sa Roma. Pinakatanyag ang Coliseum, isang bukas na arena na may upuan para sa 50,000 katao. Ito ay isang amphitheater para sa mga labanan ng mga gladiator. Ipinakita ng mga Romano ang kanilang galing sa inhinyeria. Nagtayo sila ng mga daan at tulay upang paugnayin ang buong imperyo kabilang ang malalayong lugar. Isang halimbawa ang Appian Way na nag-uugnay sa Roma at Timog, Italy. Gumawa rin sila ng mga akidak upang dalhin ang tubig sa lungsod. Ang kasuotan sa sinaunang Roma ay nakadepende sa katayuan o estado nito sa lipunan. Ang mga patrisyan o mayayamang tao sa lipunan ay nakasuot ng kulay puting damit na hanggang tuhod at pulang sapatos. Samantala, ang mga plebeian o mga karaniwang tao ay nakasuot ng malabnaw na kulay ng damit. Dalawa ang kasuotan ng mga lalaking Roman. Ang mga babaeng Roman ay dalawa rin ang kasuotan. Ang stola ay kasuotang pambahay at palya ay sinusuot sa ibabaw ng stola. Dalawa sa mga natatanging siyentipiko sa panahon ng kulturang Greco-Romano ay sina Galen at Ptolemy. Si Galen ay isang Grego, ngunit ang mga teorya niya ay hango sa medisinang Romano. Upang mapag-aralan ang katawan ng mga tao, pinag-aaralan at sinusuri niya ang katawan ng mga hayop. Bagamat hindi naging perpekto ang kanyang mga nakita, naging basehan ito ng mga makabagong kaalaman sa medisina sa kanluran. Si Ptolemy ay isang mahusay na matematisyan, geograper at astronomer na kilala sa kaalamang ang mundo o Earth ay sentro ng mundo o geocentric theory. Tanyag din siya sa unang kaalaman tungkol sa trigonometric table. Ang iba pang mga naging kontribusyon ng sinaunang Imperyong Romano ay ang Roman numerals na nagmula sa sinaunang kabiyasan nito. Unang naging kilala ang mga pangunahing simbolo na I, V, X, L, C, D at M. Kinagamit ang mga ito bilang karaniwang pamamaraan sa pagbibilang at sa pakikipag-ugnayan, lalo na sa larangan ng kalakalan. Ang simbahan ng Katoliko Romano ay isang matandang paniniwala ng sinaunang Roma. Ito ay lumaganap sa iba't ibang bahagi ng daigdig at isa na dito ay ang ating bansang Pilipinas. Ang mga naglalakihang istruktura ng simbahang Katoliko sa ating bansa ay isa sa mga patunay na naimpluwensyahan tayo ng sinaunang kabiyasan ng Romano.